At kadikit lamang din nila ang kalabang South Korea, kung saan dito rin nakalagak ang pinakamalaking base militar ng Amerika sa Asia, habang tayo ay hindi basta-basta kayang salakayin ng iba nang hindi gagamitan ng naval forces nila. Totoo yun, mga utol, di ba? Napaaganda kung tactical o military tactics ang gagamitin, napaaganda ng ating position. Kaya nga nag-aagawan, di ba? Kaya nga ayaw tayong bitawan ng United States of America nang dahil sa ating posisyon. Kasi pag dito nang nangyari sa Asia ang gera, eh napaaganda ng posisyon natin. So lahat ng parte, lahat ng bahagi ay meron tayong pwedeng puntahan. So napakadali para sa isang bansa magpadala ng reinforcements. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin, alamin natin. Kung ang pag-uusapan ay military power o sandatahang lakas ng isang bansa, ang unang-unang maiisip natin dyan na pinakamalakas ay ang United States of America. Pumapangalawa dito ang Russia at kasunod siguro ang China. Pero kung pag-uusapan ay mga advanced weaponry, eh hindi naman magpapadaig siguro ang North Korea dahil nalalaman naman natin kung ano-ano ang mga ginagawa nito. Talagang patuloy silang tumutuklas para ma-advance ang kanilang weaponry. Pero ayon sa globalfirepower.com, mas malakas pa ang Pilipinas. Ang firepower ng Pilipinas kesa North Korea o ang military firepower ng Pilipinas kesa North Korea. Paano ito nangyari? Yan ang ating aalamin. Mula kay Solidong Kaalaman, subscribe niyo mga utol, like niyo na rin video. Ayan, oh. Ano daw, Pilipinas mas malakas pa sa North Korea? So tingnan na natin at mamaya i-check na rin natin sa Google. Pilipinas, rank 32 na sa 145 mga bansa pagdating sa military strength. Gaano ito katotoo na naitala sa website ng Global Firepower? Mas malakas na nga ba tayo sa North Korea na pang 34 lang ang ranking sa military strength ng 145 mga bansa? Kahit pa sila ay nagtataglay ng nuclear weapons, paano nangyari ito? Halika at alamin natin ang katanungan ng ating taga-subaybay na si Becoming Indo. Hindi kaila sa nakararami na ang North Korea ay isang malaking tinik na rin para sa Amerika dahil sa mga nuclear weapons nito. Kaya naman talagang nakapagtataka na papaanong ang Pilipinas ay mas malakas pa ngayon kaysa sa kanila. At para malaman natin ang kasagutan, ay alamin natin ang mga pinagbasihan ng website ng Global Firepower para sa pagtatalaga ng ranking ng 145 mga bansa para sa military strength nito. At ayon nga rin mismo sa kanilang data, ay mas malakas tayo sa North Korea pagdating sa manpower. Na tiyak mas marami tayo dahil sa laki ng ating populasyon. Yun ang aalamin natin eh, kung paano nila na-come up na mas malakas ang Pilipinas sa ranking pagdating sa military firepower kesa sa North Korea. So yun ha, mga utol, tuloy na natin. Ikalawa, ang natural resources. Dahil halos 3 beses mas malaki ang Pilipinas sa North Korea, kaya hindi nakapagtataka na mas marami talaga tayong natural resources kumpara sa kanila. Ikatlo, financials. Balikan natin ha. Balikan natin para magdiretso. Ay, shit. Wala. Mas malakas tayo sa firepower. Manpower. Ikalawa, ang natural resources. Dahil halos 3 beses mas malaki ang Pilipinas sa North Korea. Kaya hindi nakapagtataka na mas marami talaga tayong natural resources kumpara sa kanila. Ikatlo, financials. Dahil wala tayong sanctions kagaya nila na limitado lamang ang kita. Ikaapat, logistics. Dahil mas malawak ang nagagalawan ng ating mga sundalo, hindi katulad sa North Korea na limitado lamang din ang kanilang nagagalawan. Kaya't mas mahusay ang ating kasundaluhan sa mas maraming uri ng pakikipaglaban at ang heograpiya na tumutukoy sa mas magandang posisyon ng Pilipinas kumpara sa North Korea na walang ibang aasahan kung hindi ang China. At kadikit lamang din nila ang kalabang South Korea, kung saan dito rin nakalagak ang pinakamalaking base militar ng Amerika sa Asia, habang tayo ay hindi basta-basta kayang salakayin ng iba
nang hindi gagamitan ng naval forces nila. Totoo yun, mga utol, di ba? Napaaganda kung tactical o military tactics ang gagamitin, napaaganda ng ating posisyon. Kaya nga nag-aagawan, di ba? Kaya nga ayaw tayong bitawan ng United States of America nang dahil sa ating posisyon. Kasi pag dito nang nangyari sa Asia ang gera, eh napaaganda ng posisyon natin. So lahat ng parte, lahat ng bahagi ay meron tayong pwedeng puntahan. So napakadali para sa isang bansa magpadala ng reinforcements. Okay, lahat ng pwesto kahit sa ilalim sa Mindanao, makakadaong ang mga naval forces. Okay, yung mga fleet. So yan yung number one na bentahe na meron ang Pilipinas. Yung ating geografiya, yung pwesto. Okay, tuloy na natin. Iyon nga lang kung nuclear weapons na ang pag-uusapan, ay baliwala rin naman ang lahat ng kalamangan nating ito. Tama. Dahil hindi masasalo ng mga ito ang nuclear weapons ng mga Koreano. Bukod pa riyan kung hukbong panghimpapawid, panglupa, at maging pangkaragatan ng pag-uusapan, ay napakalayo rin ang lamang sa atin ng North Korea. Kaya kung ito lamang ang ating kalamangan sa North Korea, ay naniniwala ka ba na mas malakas talaga ang ating militar sa kanila? Pwes ikaw na ang humusga. Dahil nakakalungkot mang tanggapin, ay malinaw naman siguro na hindi akma ang mga... Teka lang, balikan natin yung mga utol, no? Oo nga, no? Dito tayo lamang para mag-rank 32 tayo. Tapos sila ay lamang dito. Air power number 1 yan, eh. Paglulusob, no? Yung aerial attack, no? Tapos sa land power, talo tayo. Lalong-lalo na sa naval power. Pero check natin itong... global firepower. Kung sino, ito yung mga, ito yung pinanggalingan ng impormasyon na yan, mga utol. You can check on Google, ha. Oh, pinaka malalakas na bansa, no? Ranking number 1 na United States, pangalawang Russia, China, India, United Kingdom, South Korea. So tingnan natin kung nasaan ang Pilipinas. Okay, ito yung Philippines, no? Number 32 at number 34 lamang ang North Korea. Ito po ay mula sa globalfirepower.com at nilagay po nila ang mga basihan nila kung paano nila na-come up yung ganyang ranking. Okay, ito'y 145 na bansa sa buong mundo overall. Okay, mga utol? So yon, may mga formula po sila pero kung pag-uusapan talaga ay teknolohiya, eh palagay ko naman. Parang no much. Pero mas malaki tayo yata ng tatlong ulit. Ang Pilipinas mas malaki ng tatlong ulit sa North Korea. Kung hindi ako nagkakamali. Aba na mas malakas talaga ang ating militar sa kanila. Pwes ikaw na ang humusga. Dahil nakakalungkot mang tanggapin, ay malinaw naman siguro na hindi akma ang mga basihang ito sa paghahambing ng mga military strength sa buong mundo. Tama. Kadalasan sa ating mga Pilipino ay nauuna sa atin ang kagalakan sa bawat balita at impormasyon na ating nababasa o napapanood sa social media. At sa katunayan, napakaraming Pilipino ang nakasubscribe sa mga channel na puro fake news lamang ang ipinapakita. Kaya naman kahit peke ang mga ibinabalita nila, ay halos purihin nila ang mga ito. Katulad na lamang ng nagbigay daw ng B-2 stealth bomber ang Amerika sa Pilipinas. Yan din yung iniiwasan ko, mga utol. Kaya chinecheck ko rin. Kaya ginagawa natin, no? Yung mga gawa nila na informative videos, so chinecheck natin. Tapos tinecheck rin natin yung mga impormasyon na sinisiwalat nila para naman sa ganun eh hindi tayo maligaw. Maraming gumagawa ng mga fake news para lamang yung title nila kasi kamanghamangha na magugulat kayo. So yun, mas mabuting i-double check rin natin, tingnan natin yung source nila na pinanggalingan, so tsaka natin pagdesisyonan kung tama nga ba yung mga report. Tama to si Solidong Kaalaman, maraming salamat dito sa paglilinaw niyan, ha? Balikan natin. Tulad na lamang ng nagbigay daw ng B-2 stealth bomber ang Amerika sa Pilipinas na talaga namang pinuri ng husto ng mga Pilipino. Kaya naman ang ilang mga YouTubers sa Pinas ay ginagawa na lang libangan ang paggawa ng mga peking mga balita dahil dito natutuwa ang maraming Pilipino. Kaya kahit puro peke ang impormasyon ng iba ay halos mag 1 million pa ang subscriber nila. At kung nakasubscribe ka sa kanila, ay tiyak ayaw mo sa mga content na ganito na sinasabi natin ang totoo kahit pa masakit sa ating mga Pilipino dahil ang importante
ay hindi tayo maloko nang sa ganun ang ating kaalaman ay palaging solido. Okay. So hanggang doon lang muna siguro ito. Maraming salamat sa solidong kaalaman. Kaya nga solidong kaalaman, ang intensyon niya ay hindi magbigay ng mga kahit ano pa mang fake news, no? O pagdududa. So subscribe niyan, solidong kaalaman. Eh, isa rin ito sa mga pinapanood ko talaga. At saka ako, pag ako maglalabas ng mga ganitong content, dino-double check ko muna. Pinag-aaralan ko, kunyari may naisip ako content, sa search ko sa YouTube kung meron na nito. Pagka meron nito, hindi ko na muna papanoorin. Ang gagawin ko, magre-research ako hinggil dun sa topic na yon. So para updated ako, ngayon, pag may narinig ako na mali niyang sinabi, eh medyo kinokorek natin. Pero hindi, not to the point na ipahiya yung content creator na ginagawa natin ng reaction video. So, salamat dito ha, solidong kaalaman. Doon sa sinasabi niya, napakagandang punto nun, mga utol. So, mas mabuti nga na i-double check natin. Kaya tsaka hindi rin ako palagi nagkukumpirma. Lalong-lalo na pag nagdududa ako sa impormasyong aking nababasa at naririnig. Anyway, mga utol, hanggang doon lang muna. Muli ako si Target Achilles in behalf of the Real South Pride Production. Ako'y nagpapasalamat. So, alam nyo na, pa-comment na lang, hindi tayo mas malakas sa North Korea kung pag uusapan ay advanced weaponry. Siguro lalamang talaga tayo dyan kung talagang yung byland ang sakupan. Pero napakaraming dapat ikonsidera kapag sakupan o labanan ang tinatawag pag military tactics na. Okay? Hanggang doon lang muna. Muli ako si Target Achilles in behalf of the Real South Pride Production. Okay, nagpapasalamat sa walang sawan niyo pagsuporta kay mag-iingat mga utol. Keep safe. God bless at saludo po sa inyong lahat. Maraming salamat.